Yo, what's up sa inyo mga idol? At welcome back sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. At dito sa gagawin natin ngayon sa dito sa Kawasaki Barako ay magtuturo ko sa inyo kung paano mag full wave ng Barako DOS. At syempre may hindi lang full wave ang gagawin natin dyan, meron tayong gagawin na mas malupit dyan. Alright, so antabayanan nyo lang guys, stay tuned lang mga idol. A few inches later. Okay mga idol, so rektahan na tayo. So hindi ko na pinakita yung pagtanggal ng ating stator coil sa makina para hindi na humaba yung ating video. So importante doon makita nyo kung paano mag-convert dito sa stator. Okay mga idol, so ito yung tinuturo ng aking test light. Yan yung ating yellow wire, tapos ito naman yung ating white wire. Pero white wire na yan mga idol, hindi natin gagalawin yan kasi sa pagpo-full wave hindi yan ginagalaw. Tapos dito naman sa kabila yung ating ground. So dalawang nakahinang dyan guys, ha. Itong isang wire na yan ay nakakunik din yan dito sa may ground. So may katabing magnetic coil yan, tatanggalin natin dyan sa pagkakahinang niya at dudugtungan natin ng wire para ikunik naman natin dito sa may yellow wire. Tapos itong dalawang magkasamang magnetic coil, ihahang natin yan, tatanggalin natin, pero ihinang pa rin natin silang magkasama. Alright mga idol, katulad nito mga idol. Ayan, so tinanggal ko na siya. At dito naman sa ating ground, tinanggal ko na rin. Ayan, so nakahiwalay na yan. Dudugtungan natin ng wire yan mga idol para umabot dun sa yellow wire kung saan natin tinanggal yung dalawang magnetic coil na nakakunik doon na nakahang na ngayon. Ayan, so dyan sa tinuturo ng aking test light katulad nito mga idol. Ayan, so itong wire na to galing to dun sa may ground. Tapos ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, tinanggal ko dyan pero hininang ko pa din. At itong wire, tingnan nyo guys, ayan o. So, kailangan ipulupot nyo ng maayos at ihinang nyo talaga ng maganda. At kailangan dyan guys, is kapit na kapit yung pagkahinang natin para hindi tayo magka-problema sa ating full wave. At ito na yung ating stock rectifier, papalitan natin yan ng Liwa. So, yun, medyo fast forward lang yung ating full wave dito kasi marami pa tayong gagawin dyan. Ayan guys, so ito yung connection nya, yung galing dun sa yellow wire at white wire. Doon sa stator. So makikita nyo mga idol. Yan. So galingan dyan sa may stator, tinanggal natin yan yung connection doon sa socket. Binaypass na natin papunta sa may regulator. Yan. So kahit magbalik na rin yan guys sa puti tsaka sa yellow wire na yan, walang problema yan. Tapos itong black wire ng charger at red wire ng charger, pinagsama natin para makontrol yung voltahe at hindi siya mag-over voltage. So pakunik naman yan dyan sa white wire, papunta naman yan dyan sa may battery natin para mag-charge yung ating battery. Yeah, so next natin itong ating black na may strip na yellow, yan naman yung ating ground. So kunik natin yan sa yellow wire, sa green wire ng rectifier. So madali lang naman talaga ang pagpo-full wave ng mga ganitong motor. Ayan. So sunod natin itong yellow wire na to. Yan yung ating supply ng ating headlight, T-light, saka yung dashboard natin. So ang gagawin natin dyan mga idol, padadaanin natin sa relay yan para hindi bumigat yung ating load. Kasi pag nilagay mo sa accessories yan, bibigat pa rin yung load at malulubat pa rin yung ating battery kahit na naka-full wave tayo. So yun lang mga idol, no? So ito na yung aking pagkaka-wiring. Ayan, so ito yung aking pagkaka-split ng wire. Ayan, so ito. Yan yung aking pagkaka-wiring. So kung mapansin nyo yung dalawang wire na yan, pupunta yan ng mini driving light. Ayan. So nagkabit tayo ng version 6 at itong PIA horn na to. So kaya tayo nag-pull wave para dito sa auxiliary natin. At dito natin ilagay yung ating regulator na Liwa. At ito naman yung ating pinaka-wiring sa ating Barako DOS. Ayan. So malinis yan mga idol at nakakibulta yan. At syempre walang hindi nakahinang dyan. Lahat nakahinang yan. At dito sa ating relay mga idol, isa sa busina at isa naman sa mini driving light. At napunta dun sa may yellow wire, which is yan naman yung ating supply ng ating headlight at T-light. Ayan, so yun lang mga idol. So shoutout sa iyo idol. Yan, no? Ngiting tagumpay si idol. At syempre testing na natin mga idol kung working yung ating full wave. Alright, so mapansin nyo mga idol, maximum niyan ay 14.7. Ayan, so 14.6 to 14.7. So ganyan nung rating ng ating Liwa. Ayan, so hindi nga lalagpas dyan dyan. So ganoon lang mga idol. High beam. Ayan, low beam.
Okay, patay mo. Busina. Sige, busina. Buhayin mo yung mini driving light. Low. Low, yan. Patay. Ah, busina. Passing pa rin. Ah, okay. High beam mo, high beam. Busina. Nakikita ba sa ano? Sige nga. Sige. Hindi makita. Dapat gabi, no? Reverse passing. Okay ka ba? Ayos.